25 ka mga bagong ubigay ni ang nadugang sa Jensen Hospital. Kiniagi anunso atol sa inauguration sa mga bagong pasilidad ni ini kung diin may pirma sila og memorandum of agreement kun mawa. Hindi, ano lang yun, parang voluntary nila na tulong sa mga indigent na hindi talaga makikater. Nasairan nga si 10% sa mga pasyente sa Jensen Hospital ang mga buntis ug mga bata. Maong dakong tabang kini sa ospital. Samtang usa lamang matud pagkaubigay ni ang naga-duty sa Jensen Hospital. Nakaganda ito dahil, especially sa OB, ang panganganak kasi is 70% ng census natin sa hospital. So kung meron kang 100 admitted patients, almost 70 of that are OB cases. So kung isa lang ang doktor mo, hindi natin ma-actionan lahat yun. Kasi dati, nag-resign, isa na lang ang naiwan sa amin, yun lang ang nag-CCS sa buong 24 hours, 24-7. Ngayon, kumuha si mayor ng mga 25 ka OB gyne na magjo-duty. Samtang sa pikas bahin, doon na usab memorandum of agreement kon mawa nga gipirmahan ang General Santos City Hospital o ang Jensen Doctors Hospital. Pinaagi niini pwede na maka-avail sa mga serbisyo sama sa laboratory o mga pasilidad ang mga pasyente gikan sa Jensen Hospital padulong sa Jensen Doctors Hospital. Oh yes, yan I think for me is the biggest accomplishment natin, no, na sa City Hospital. Kasi alam naman natin ang kakulangan ng laboratory natin dito. So lahat ng mga laboratory procedures na covered ng PhilHealth na hindi maibigay ng City Hospital, i-refer natin sila sa Doctors Hospital kasi yun ang ka-tie-up natin for lab. Meron kaming parang agreement sa City Hospital na yung prices ng mga patients from here will be lower. So mas makakamura sila kasi we also consider na itong mga patients, most of them are indigent. So it is also our part na to help them. So we will give definitely discounted prices for those tests. Ang Jensen Hospital kuno ang mo-verifika aron nga maka-avail ang mga indigent nga mga pasyente. Tungod kay napirmahan na ang MOA, dali nang sugdan ang maong kasabutan aron nga mas daghan ang matabangan. Abby Lorenzo, Brigada News.